SportsFlash TV na may dati. Ito ay lagi kang panalo, bakbakan na sigurado, mga balitang Ang plano ni Mr. Honda, Casimero, pinagbawalan manood sa laban ni Inoue versus Fulton. Pero ang laban kay Inoue, silyado na. Pag-usapan natin yan mga ka-Flash. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang i-like, mag-subscribe at hit ang notification bell para updated ka sa mga videong katulad nito. Plano nga po mga ka-Flash ni 3 Division World Champion General Cuadro alas Casimero na manood ng live mismo sa venue ng laban ni Naoya Inoue versus Stephen Fulton sa July 25 sa bansang Japan. Subalit ang plano na yan mga ka-Flash ay hinarang o pinagbawalan si Casimero ni Mr. Honda na manood sa laban ni Inoue versus Fulton. Nang isa sa mga posibleng dahilan dito mga ka-Flash ay baka mawala sa focus si Naoya Inoue at manggigil kay Fulton na posibleng magresulta sa pagkatalo nito dahil sa wala na ito sa focus o sa plano. Isa pang posibleng dahilan dahil baka nga raw mawala ang atensyon ng manunood sa laban at mapunta kay Casimero na sa mga hindi pa nakakaalam, sobrang sikat nga po ni Casimero sa bansang Japan na ang sigaw nga nila dito kay Mr. Honda na ikasan na sa lalong madaling panahon ang bakbakang Casimero versus Naoya Inoue. Dagdag pa dito ni Sir Mark na ang plano nga daw ni Mr. Honda ay si Inoue ang manunood sa paparating na laban ni Casimero at dito magsisimula ang paghahamon at pagpropromote bago ang nakatakdang bakbakan. Sa impormasyon pa na ibinahagi sa atin ni Sir Mark o Mark the Riel News ay silyado ng araw ang laban ni General Casimero versus Naoya Inoue na itong araw ay isang napakalaking laban sa buwan ng Disyembre, taong kasalukuyan, na dito nakikita si Casimero ng $1 million o mahigit 55.7 million pesos para nga daw sa official announcement sa laban sa kung sino, saan, kailan sa Oktubre o Setyembre ay formal na lang daw itong i-a-anunsyo sa TV5, EBS-CBN at GMA. Sinabi din nga po mga ka-Flash ni Coach Jason Casimero na sa susunod nga araw na buwan ay kumpirmado na magiging rated number 1 si General Casimero sa WBO ranking sa kadahilan ng kapag natalo na si Fulton kay Inoue ay babagsak ito sa ranking at si Inoue na ang bagong unified WBO at WBC Super Bantamweight Champion habang si Alim na rank number 2 ay babagsak din ito sa ranking dahil sa tinalo na rin ito ni Sam Goodman. Sa rated number 3 naman Luis Neri ay mas pinili ang WBC at ang rated number 4 na si Sam Goodman ay nasa IBF na bilang mandatory challenger para kay Marlon Tapales. Kaya itong araw ang dahilan na magiging number 1 si Casimero pero bago yan ay paniguradong ipag-uutos muna ng WBO ang final eliminator na Casimero versus Sheik Hope, Martin o Cunningham na ang mananalo ay magiging mandatory challenger para sa kampiyon na si Naoya Inoue sa buwan ng Disyembre. Na ang ibig sabihin lang din ito mga ka-Flash ang inaasang undisputed championship sa December sa pagitan ni Inoue at Tapales ay ikakansila muna. Matik na yan, next month, number 1 na yan status WBO. Yung big fight ng December, ibig sabihin niya, world title bout na yan. Mag-big fight ka mo. Tama ba? Okay. Big fight, December. Alam niya na kung sino yan. Sino kalaban ni Boss Patrolas na. $1 million na kayo sa ito, December. GMA, ABS-CBN, TV5. So yan lang para sa ating balitang boxing. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon na i-komento nyo na sa baba. Hanggang sa muli, ito ang The Sports Flash TV! Sports Flash TV na may dati! Ito ay lagi kang panalo, bakbakan na sigurado, mga balitang boxing! Ito laging bago, balitang boxing, laban na kasado, di papahuli, pagdating sa bakbakan, mga pambato na patuloy ang laban. Sasaliksikin ang bawat babalita, talagang diin, bawal ang mahina. Sa loob ng ring, merong pambihira, mga kamao na nagiging bida.